tao nang naging relasyon ni Senador Laila De Lima at ang dating driver bodyguard nito na si Ronnie Dayan. Sa kakatapos lamang na Congress hearing sa Diomone illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison, maliban sa mga tanong kung may kinalaman si Dayan at ang dating Justice Secretary sa drug trade sa loob ng Oblo, mas pinatakti ng tanong ang naging relasyon ng dalawa. Ayon kay Dayan, mga 3 buwan pa lamang siyang driver ng senadora nang mahulog na ang loob nito sa kanya. Inamin rin nito na wagas, dalisay at matatag ang naging pagmamahal nito sa senadora. Hindi lang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong kontrobersiya sa mga opisyalis ng gobyerno. May mga issue na minsan ay napapatunayang totoo at mayroong naman na tila mga chismis lamang. Ang hindi mamatay-matay na issue tungkol sa Diomone ay totoong relasyon ng dating senador na si Juan Ponce Enrile at ang dating chief of staff nito na si Gigi Reyes. Si Reyes ay isa sa mga inakusahan sa 10 billion peso pork barrel fund scam. Tinaguriang siyang the 25th senator dahil sa asta at impluwensya Diomone nito sa veteranong senador. Pansamantalang nagtago sa batas si Reyes at bumalik lamang ito noong Abril 2014 para harapin ang mga kasong ipinupukol sa kanya. Sinong hindi nakakaalam sa bulong-bulungan na ang tunay na ama ni Senator Grace Poe ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Maliban sa issue ng citizenship ni Poe noong nakaraang eleksyon, usap-usapan na rin dati sa mundo ng politika at showbiz ang Diomone'y pagiging Marcos ni Poe. Pinagtawanan lamang ito ni na dating Senador Bongbong Marcos at Poe noong panahon ng eleksyon. Si Poe ay anak ni na Susan Roses at ang namayapang Fernando Poe Jr. Hindi naman sikreto na natagpuan si Poe sa Mejaro Cathedral at inampun siya ng mag-asawang Poe. Maliban sa issue ng Diomone'y bawal na pag-ibig, mayroon ring mga isyung tulad ng pagkamatay ng mahigit 169 na trabahador sa ginagawa noong Manila Film Center. Nag-collapse ang scaffolding ng nasabing building at nailibing ang mga biktima sa quick-drying wet cement. Nagkaroon ng blanket security ang Administrasyong Marcos at 9 na oras ang nakalipas bago pinapasok ang mga rescuers. May nobela pa nga nailathala tungkol dito, ang Tragic Theater ni Gilbert M. Coronel. Ang Hello Garci scandal, kung saan involve ang dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Dinaya Diomone ni Arroyo ang 2004 elections para manalo ito sa pagkapangulo. Lumabas at naging viral ang audio clip ng pag-uusap ni na Arroyo at ang Nooy Election Commissioner Virgilio Garciliano tungkol sa pandaraya sa eleksyon. Ang Operation Big Bird, kung saan pinlano ng gobyerno ng Pilipinas na bawiin ang mahigit $7.5 billion na hidden accounted assets ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi naging successful ang nasabing operasyon at nagsisihan sina Victorio Chavez at Jovito Salonga. Kung si Arroyo ay may Hello Garci at NBNZTE scandal, hindi naman magpapahuli ang dating Pangulong Joseph Estrada. Mula sa midnight cabinet nito, kung saan Diomone'y madalas itong magka-midnight drinking session kasama ng ilang mga cabinet members, hanggang sa mga babae niya na Diomone'y tumatanggap ng alawan sa presidente. Nasangkot rin siya sa hot cars deal at ang pinakamabigat ay ang De Ser Corbito murder case kung saan isa siya sa inakusahang mastermind ng nasabing krimen. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.